mainit na usapan sa iba't ibang social media platform ang kamakailang pagbili ng singer-host na si Darren Espanto ng isang mamahaling sasakyan na tinatayang nagkakahalaga ng 19 milyon pesos. Ang kanyang bagong kotse ay agad na naging sentro ng atensyon na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Maraming tagahanga ni Darren ang masaya sa kanyang tagumpay at bumati sa kanya sa kanyang bagong sasakyan. Sinasabi ng kanyang mga taga-suporta na nararapat lamang na makabili siya ng kanyang dream car dahil sa kanyang masipag na pagsisikap sa kanyang karera. Para sa kanila, ang bagong sasakyan ay simbolo ng kanyang mga pinagdaraanan at ng mga sakripisyong ginawa niya upang makamit ang kanyang mga pangarap. Ngunit sa kabila ng mga positibong komento, mayroon ding mga netizens na bumabatikos kay Darren. Ayon sa kanila, hindi ito tamang panahon para sa isang mamahaling pagbili, lalo na sa gitna ng krisis na nararanasan ng maraming Pilipino dulot ng mga epekto ng bagyong Christine. Nakita ng mga kritiko ang kanyang pagbili bilang isang halimbawa ng hindi pagiging sensitibo sa sitwasyon ng ibang tao, lalo na ang mga naapektuhan ng kalamidad. Agad namang tumugon ang mga solid supporters ni Darren sa mga negatibong komento, idiniin nilang walang obligasyon si Darren na tumulong sa lahat ng tao. Sinasabi nila na ang bawat tao ay may karapatan na magdesisyon kung paano nila gagastusin ang kanilang pera, lalo na kung ito ay resulta ng kanilang sariling pagsusumikap at tiyaga. Sa gitna ng mga batikos at suporta, ang isyo ay lumutang at nagbigay diin sa mas malalim na usapan ukol sa pagkakaroon ng responsibilidad sa kapwa, lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Ang mga taga-suporta ni Darren ay naninindigan na ang kanyang mga desisyon ay kanyang pribadong bagay at hindi dapat pinapakialaman ng iba. Bilang isang public figure, hindi maiiwasan ni Darren na maging sentro ng atensyon, at sa kanyang tagumpay, nagiging bahagi ito ng kanyang buhay na maaaring makaapekto sa kanyang reputasyon. Gayunpaman, ipinakita ng mga tagahanga ang kanilang suporta at pagmamalasakit sa kanya sa kabila ng mga negatibong komento. Mahalaga ring tandaan na ang mga ganitong isyo ay hindi lamang ukol sa pagbili ng mga bagay, kundi pati na rin sa mas malawak na konteksto ng lipunan. Sa mga panahong may krisis, ang mga tao ay madalas na nagiging critical sa mga desisyon ng iba, na maaaring nagdudulot ng tensyon at hidwaan. Ang pagbili ni Darren ng kanyang sasakyan ay naging simbolo ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga may kaya at ng mga nakakaranas ng hirap. Sa kabila ng lahat, ang tagumpay ni Darren Espanto ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga taga-suporta at sa mga kabataan na may mga pangarap. Sa mga panahong ito, mahalaga ang pagkilala sa hard work at dedication, at ang kanyang bagong sasakyan ay nagsisilbing paalala na ang pagsusumikap ay nagbubunga ng magagandang resulta. Sa huli, ang isyu ng kanyang pagbili ng kotse ay nagbigay diin sa mga hamon at pananaw ng mga tao sa paligid. Ang mga reaksyon, mula sa suporta hanggang sa kritisismo, ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng lipunan na dapat talakayin at pagnilayan. Sa kabila ng mga batikos, patuloy na magsisilbing inspirasyon si Darren Espanto sa mga nais magtagumpay sa kanilang mga pangarap. Ano ang sa inyo sa balitang ito?